Hello guys! So for today's video, magsishare naman po tayo ng ating mga kaalaman na nagaling sa balat ng dyaryo na pinambalot sa manggang binili ko kahapon. So ngayon po, ang gagawin po natin ay mini disc parabolic. Parang parabolic siya but very mini. Masyadong maliit kasi ayokong gumastos, DIY lang siya. So as much as possible, gusto ko yung pinakamura. So sa nakikita nyo po, nag-speed test po ako. And tignan nyo po yung ano, masyadong mababa po yung upload niya. Yung download, umabot po tayo ng 7.17 Mbps while yung upload is 0 lang. At ito yung gagamitin natin. Lumang plato. Kahit medyo basag na, okay lang po yan. Basta luma. Huwag nang bumili ng bago. Magagastos pa kayo. Cutter. Kahit anong klaseng cutter. Ito lang yung meron ako. Nahirapan akong hanapin yung cutter ko. Pandikit. At ang aluminum foil. Ayan po. Butasan lang po ng apat para pagtalian ng alambre mamaya. At yung malaking butas sa gitna. Yun po yung pagdadaanan ng kuryente ng antena. Madali lang po yung susunod na gagawin. So, didikit lang po natin yung aluminum foil. So, maglagay lang ng pandikit. And voila! Ilagay lang po yung aluminum foil and gupitin yung sobra. And then, idikit na rin po pati yung sa bandang likod yung mga lumampas ng konti. So, idikit na rin po natin yun. At wala po pala tayong background music. So, para iwas sa copyright, ako na rin po yung kakanta. Tattoo way ara hizan wugutumu Tattoo way o nami ari rutumu Turika maidu tatakainu Umihit turit kumu tatakainu wozue Irumida itumido itumi Irinjiaru Gonnen no nakama Borote sofai boni Borete o kakete Natiro sikarahando. Ay salamat, natapos din. Ito nga po pala yung binili ko sa Shopee. Sumbrang mura lang. Ano bayaran ko? I think mga 124 lahat-lahat. Kasi may ano na rin may mga vouchers for like may discount yung shipping. So murang-mura lang siya, 3 meters yung wire. At voila, ito na po siya. Dinikit ko lang siya, pinasok ko yung wire sa butas na malaki at dinikit ko lang talaga sa plato yung antena niya. So meron na po tayong mini parabolic disc. At ito na po, ikakabit na po natin yung ating antena. Nagtatanong ngayong kapitbahay if anong ginagawa ko. Sabi ko, naboboringan ako sa life ko, kaya try ko namang kumontak ng alien. So ito na po, lalagyan natin ng alambre para ma-fix lang siya, and then ito try natin mag-speed test afterwards if may improvement nga bang talaga. At ayan na po, nasa taas na siya. Hindi siya masyadong mataas. Lagpas lang siya like ng mga 2 meters siya taas sa bubong. O parang ganun, 1.5 or 2 meters lang lagpas ng bubong. So siguradong makakontak na natin itong mga kaibigan kong alien. At ito na po yung resulting na natin if may pinagbagong aba. Okay, so this is it. Pansit. So makikita natin if may resulta yung pinagpaguran natin. So kanina 7 Mbps yung download and 0 yung upload nung wala pang antena. So kaya ngayon, kaya titingnan natin if ilan yung makakaya niyang download. At ayan po, nag-range na po siya na 50. So 53 Mbps, ang laki ng tinaas. Mga 40 plus talaga yung tinaas niya from walang antena to with mini parabolic. And then yung upload from 0
nag-range siya sa 16 to 17 Mbps. So effective po siya talaga. Sa mga gustong gumawa niyan, pwedeng-pwede niyo pong gawin yan. Siya talaga tulong sa speed ng inyong internet, especially sa mga malayong lugar. Salamat po.